Sa gitna ng banta ng El Nino, wala pong dudang mahalaga ang bawat patak ng tubig. Pero alam niyo po bang libu-libong litro niyan ang nasasayang dahil po sa tagas sa mga tubo, pati na sa mga ilegal na koneksyon? Kung tinutugunan na nga ba yan, alamin po yan sa pagpapatuloy ng ating special report series tungkol sa krisis sa tubig. Tinutukan yan ni Lay Alves. Wantusawa ang paliligo ng mga batang ito nang datnan namin ng tanghaling tapat. Ang tubig sinasalok nila mula sa kanal. Nang silipin namin ang kanal, tuloy-tuloy pala ang pag-agos ng tubig mula sa isang malaking tubo. Malinaw ang umaagos na tubig, kaya naman ang mga residente ginagamit ito pati sa paghuhugas ng pinggan. May mga nakapila ring mga labada. Paniwala nila, galing ito sa tumatagas na tubo ng tubig. 5 years siguro yan. May mga nag-i-inspeksyon. Oo. Anong ginagawa? Para hindi rin nila maharap kung saan ang gagaling yung ano eh. Saan ang ginagawa ng mga residente since libre yung tubig yun? Nahayaan na lang din kasi marami rin naman nakikirabang yun. Hindi naman iilang beses nang nangyari ang ganitong eksena. Isang pangunahing tubo ng tubig sumabog at nagmistulang fountain sa tabing kalsada. Kung ang mga bata tuwang-tuwa sa paliligo, abala naman ito sa mga motorista. At bago tuloy ang nakumpuni, libo-libong litro ng tubig muna ang nasayang. Pero kung ang tagas na ito nakikita, mas marami ang hindi. Ang tubig na yan, hindi na umaabot pa sa ating mga gripo. Ang tawag natin sa water wastage ay non-revenue water or NRW. Ito yung dumadaloy na tubig sa ating mga pipes pero walang gumagamit dahil nawawala siya sa mga leaks. Right now, I would say the average for the whole of Metro Manila is something like 30%. Medyo mataas pa rin. Dahil kung isipin mo, kung nagluto tayo ng 10 pandesal, yung 3 pandesal nawawala bago mo pa mabenta. But our concessionaires and MWSS are working towards decreasing this value. Ayon sa bagong buong Water Resources Management Office o WRMO, tinatayang 70% ng water wastage ay dahil sa mga tagas sa mga linya ng tubig at ang natitirang 30% ay dahil sa mga illegal connection. May mga linya kasi ng tubig na dala ng kalumaan, sira-sira na. Hindi naman simple ang pagre-repair. Kailangang ischedule para mabawasan ang abala sa mga motorista at pedestrian. Mas matagal pa ang pagkukumpuni lalo sa mga lugar kung saan patong-patong ng simento ng kalsada. Minsan, kailangan pa ng specialist equipment. Pati mga diver na magkukumpuni ng tagas mula sa loob ng malalaking tubo ng tubig. Ang Maynila, nasakop ang West Zone ng Metro Manila, nasa 42% ang non-revenue water ngayon. Ibig sabihin, sa bawat litro ng tubig na dumadaloy sa kanilang mga linya, 40% ang nasasayang. Higit 600 kilometro raw ng lumang linya ang papalitan ng Maynila mula ngayon hanggang taong 2027. Sa amin po sa West na punta, yung area ng Manila, kung saan matatagpuan yung ilan sa pinakalumang linya ng tubig natin. In fact, as old as siguro, World War II pa na ilatag yung iba. So, yun po yung pinanggagalingan, yung talagang mga luma at deteriorated pipes natin, yan ang reason talaga kung bakit mataas ang NRW. So, coming from a high of 68%, ngayon po, napababa na natin to 42%, pero totoo naman po, continuous pa rin po yung kailangan nating trabahuhin para mapababa pa ito further. Ang Manila Water naman nasakop ang East Zone, nasa 63% daw ang level ng non-revenue water na dinatnan noon. Napababa na nila ito ngayon sa 12.69%. Ang non-revenue water, dalawa kasi ang ano niyan eh. Kung ba ang spectrum ng management. One is first to bring it down, and the second one is to maintain it, which is even harder. Kasi hindi dahil nasa 13% ka na, ibig sabihin, mananatili siya ng 13%. Kinakailangan na in-maintain mo yung level na yan. So, hindi dahil nakapagpalit ka na ng mga linya before, ibig sabihin, hindi mo na siya papalitan in the future, no? So, kinakailangan yung pag-ensure ng integrity ng mga lines mo. Kailangan very vigilant ka na walang illegal connections. Prioridad daw ng mga water concessionaire na mapababa ang water wastage o ang non-revenue water para ang na-recover na tubig maidagdag sa supply at maiwasan ang mga water interruption. Kaya mapaaraw man o gabi, tuloy-tuloy ang pipe laying at repair works ng dalawang water concessionaire.
tulad ng isang ito sa Blumentritt, Maynila, naglalatag na ng mga bagong linya para palitan ang luma. Luma na rin ang mga naunang tunnel na dinadaluyan ng tubig mula ang Gat Dam. Kaya nitong Mayo, sinimula ng construction ng Tunnel No. 5. Para magkaroon ng operational flexibility ang MWSS para sa maintenance at repair ng mga lumang tunnel, lalo na ang Tunnel No. 1 na noon pang 1939 ginawa. Higit 3 billion pesos ang halaga ng proyekto na pinondohan ng Maynilad at Manila Water. Ang lahat ng ito, bahagi ng mga proyekto para mapababa ang non-revenue water. Talagang ma-address natin yung wastage ng raw water. Kasi from Ipo, meron tayong tunnel, apat na tunnel going to Big T, and then Big T to La Mesa, meron tayong anim na aqueducts. However, ngayon meron tayong ginagawang aqueduct number 7 para palitan yung lumang aqueduct 1 and 2. Pero hindi lang naman daw ang mga infrastruktura ang problema. Kailangan din daw na iangat pa ang kamalayan ng mga Pilipino sa water conservation. Alam naman ng lahat na papasok tayo sa bagong El Nino phase. And therefore, the sources of water that are usually full, like our dams and rivers, baka hindi ganong kapuno pagdating ng last quarter nitong taon at saka first quarter ng 2024. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alvis Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.